Kumusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ating ikasandaan at isang yugto ng ating serye sa pagbisita ng mga libingan ng sikat. Sa yugtong ito ay pagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cementerio del Norte ng Maynila upang maghanap ng mga kilalang individual at mga dating sikat na mga artista na nakalibing dito. Dito sa isa sa pinakaluma at malaking sementeryo sa Kalakhang, Maynila. Halika at sumama kayo para muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling hantungan ng isang bihasang kontrabidang artista na lumabas sa maraming mga pelikula sa loob ng mahigit 30 taon mula noong unang bahagi ng 1960s. At naging batikang aktor na gumanap bilang masamang loob or goons sa maraming mga pelikula. Matatagpuan sa gitnang bahagi ng sementeryo ang huling hantungan ng yumaong artista na si Rodolfo Boy Garcia. Wilfredo Boy Garcia ang kanyang tunay na pangalan at ipinanganak noong Disyembre 1935. Siya ay isang artista at maalaala sa mga pelikula kung saan siya ay gumanap na kontrabida kasama ang mga pangunahing mga bida sa pelikula kagaya nila Dolphy, Ramon Revilla, Rudy Fernandez at marami pang iba. Si Garcia ay asawa at ama ng mga yumaong artista na sina Lucita Soriano at Marco Polo. Si Garcia ay unang lumabas noong 1961 sa pelikulang Eka Babagit na pinagbidahan nila Luis Gonzalez, Susan Roses at Dolphy. Si Garcia ay lumabas sa 367 na mga pelikula mula 1961 hanggang 1997. Ang kanyang iba pang mga nagawang pelikula ay ang 1961 Tulisan na pinagbidahan nila Amalia Fuentes at Susan Roses. Maraming salamat. Ipagsama na ninyo ako. Ako'y magiging tapat na alipin ninyo habang buhay. Ngayon ay malaya ka na, Alcon. Kung hindi ka kikilos, ay sasagutin ko ang iyong tanong. Hey, Dazlo! ...1962, Senyorito at ang Atchay na pinagbidahan nila Amalia Fuentes at Juancho Gutierrez. Alu! Makapaligo mamaya at na makapag-formal. Oo nga, na makapag-zili tayo ng usot, makadisplay. Hoy, gagambang kusina. Maiyahiya ka sa sinasabi mo, ha? Teore, ngayon nararapat lamang sa akin. Sapagkat ako'y super. At kayo'y mga ati lamang. Padre, magdahan-dahan ka ng pagsasalita. Baka lasunin kita riyan. Sino nalaman ang pagkain niyo sa akin gagaling? Bakit? Diyari niya tayo, Atchay. At kami mga Atchoy. At akong magbagay sa kanya. 1973, Pepeng Agimat na pinagbidahan ni Ramon Revilla. Juan? Bakit? May aswang ba dito? Wala naman ah. Yan ang nakukuha ng mga taong makabilamang sa kapwa. Yan ay gawain. Yeah. 1973, hulihin si Tiagong Akyat na pinagbidahan ni Ramon Revilla. Sa kartera ba? Pinatay.
Eh, sino naman pumatay? Sino pinaghinalaan mo? Si Chago, wala naman yung paggagawa niya, kundi siya. 1974, ibilanggo si Cavite Boy, isa pang pelikula na pinagbidahan ni Ramon Revilla. Pasok! Sige, pasok! Ate! Wala si Nardo. Inyo. Maganda yan ah. Kaya lang bulag. Masyado ang may lang. 1976, bitayin si Baby Ama na pinagbidahan nila Rudy Fernandez at Alma Moreno. Ano ba yan? Ano? Hindi kasi isang mga natulog eh. Tigil lang ha! Hindi mo natin kailangan pagawa yan yun. Kung gusto mo mauna ka na. Pagsawa ka na. Ako naman. ...1979, Tonyong Bayawak na pinagbidahan ni Ramon Revilla. Rading, nadisgrasya si Wally. Nakialam eh. Tulog ang loko. Kayong dalawa. Ah, hindi, Tonyo. Hindi tayo magkatalo. Magkaibigan tayo eh. Sila lang eh. Magpilit lumaban eh. Wala naman palang magagawa. Totoo yun? Oo. Huwag mo naman sabihin sa akin sa pagbibenta ng bayawak eh. Nakapagpatayo siya ng ganyang kalaking bahay. Oo nga. Di. Baka matinig pa ako eh. Mahirap na. Takot pala sa tinik si Marta, ha? Sa tinik ni Dick, takot yan. Siguro kalokohan kayo. 1983, To Love Again, na pinagbidahan nila Sharon Coneta at Miguel Rodriguez. Eh, boss, iba ho yatang tinamaan nyo, ah. Di ba ho yun ang inaasinta ninyo, yung nakasalamin? Oo nga, eh. Yung anak ko yung scholar, eh. Naawa ako. Oh, ikaw naman. Anak ng puting matching. Pinaglihay ka ba sa supistik? Yung ba'y tsamba o totoo? Sige nga. Banata mo na yung nakasalamin. Yun yung anak ko. Total, napahiya na ako eh. Natalim mo ba tanda? Oo eh. Sabi ko sa kanya, tumawag ang asawa niya at kailangan siya sa Maynila. Tingnan mo, nagmamadali pa. 1984, Bagets, na pinagbidahan nila William, Aga, Herbert, Raymond at JC. Hoy! Prinsipe Antonio, saan ka pupunta? Sa loob ang kapahinga. Hindi ka na naiya. Dinadaan-daanan mo na lang ako rito. Tapal ang likod mo, anak. Magpalit ka ng kamiseta mo, ha? Awanti basbasol ko, nagsakit data anak mo. Apay ang pagbagkatem data may sasakong abigas kat nakadagdag sendeta. Tay, lungan ko na kayo. Kaya ko na to. Pahinga ka na lang. Kamabinat ka pa eh. Danny! Ako talaga napakatigas ng ulo mo. Ilang beses ko lang sinabi sa'yo, huwag mong pagbubuhatin yung bata. Tay naman eh! Mabait naman si Itay eh. Hindi lang siya umaangal. Paano wala siyang trabaho? Paano kayo nang kapakain sa amin? Sa atin! Ang huling pelikula ni Garcia ay ang 1997, Sergeant Victor Samson, Akin ang Batas, na pinagbidahan ni Justoni Alarcon. Oh, Sarge. Oo nga ho eh. Sino bang kumintap kay Henry ko? Totoy Kamote. Sigurado. Isang kilometro ng haba ng police record. Noong July 1997, namatay si Garcia sa edad na 61. Ang kanyang anak na si Marco Polo ay pumanaw matapos ang 13 taon at ang asawang si Lucita Soriano ay pumanaw matapos ang 18 taon. Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita dito sa Cementerio del Norte at sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan din sa channel na ito ang iba pang video ng ating pagdalaw sa Manila Memorial Park at Loyola Memorial Park sa Parañaque. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito.
Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat na artista at iba pang personalidad.